May notice to proceed na mula sa gobyerno ang kumpanyang magtatayo ng Kaliwa Dam na sasakop sa ancestral domain ng mga dumagat. Pero giit ng NCIP o ng National Commission on Indigenous Peoples, hindi pa pwedeng simula ng proyekto dahil wala pa itong pahintulot ng mga katutubo. Batay sa batas, pag-aari ng mga katutubo ang kanilang ancestral domain at kailangan muna ng kanilang permiso bago ito magamit ng gobyerno. May report si Maki Pulido. Ilang daang hektarya ang sakop ng ancestral domain ng mga katutubong dumagat sa bahagi ng Quezon at Rizal. Simple lang naman daw yan. Ang sabi ng batas, Republic Act 8371, pag-aari ng mga katutubo ang mga lupaing kinagisnan nila at kanilang mga ninuno. Kung gagamitin ang anumang bahagi ng ancestral domain, dapat may permiso ng mga katutubo. Sa bahagi ng ancestral domain ng mga katutubong dumagat, itatayo ang Kaliwa Dam. So yung mga kalsada papunta doon sa dam, kalsada papunta doon sa treatment plants, ginagawa na yan. Yung pagbili ng lupa doon sa area na paglalagyan ng treatment plants, sa dadaanan ng mga tunnels, ginagawa na rin yan ng mga concessionaires. Simultaneously being done para pag ready na yung China engineering na mag-construct, wala na siyang problema. Wala raw kapangyarihan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP na ipatigil ang construction. Pero ang sabi ng NCIP, dapat walang isinasagawang construction dahil wala pang pahintulot ng mga katutubo. There's something wrong in a sense that they must have the permission of the IP. Anybody who comes to the ancestral domain must ask permission from the communities. Ang sabi ng MWSS, bago simula ng construction ng mismong dam, may relokasyon na para sa mga apektadong katutubo. Kung titignan ang MWSS Kaliwa Dam Project Update, tinukoy ang relocation site sa Sitio Cablao, Barangay Pagsangahan, General Nacar, Quezon. Sa mapa, ilang kilometro ang layo nito mula sa itatayong Kaliwa Dam. At sa bilang ng MWSS, 46 lang ang direktang maaapektuhan, nasa 378 naman ang indirectly affected. Yung bahay nila is mas better kung saan sila nanggaling. Yan ang aking commitment sa kanila. Pero ang sabi ng NCIP, wala pang ganitong usapan. Hindi pa rin tukoy kung ilan ba talaga ang maapektuhan. You do not just tell them where to transfer. You must consult the community where they wanted to transfer. Napakalawak yan na diskusyon. Wala pa rin napagkakasunduan kung magkano ang matatanggap na danyos ng mga apektadong katutubo. You cannot pay somebody yet that you have not agreed on something. That is still a work in progress. May notice to proceed na ang China Energy Engineering Corporation para itayo ang $12.2 billion Kaliwa Dam. Para sa MWSS, ang kulang na lang ay aprubahan ng MWSS Board ang disenyo ng dam na isusumite ng China Energy. Kinukontra ito ng NCIP. Hindi raw pwedeng magsimula hanggat walang Certificate of Precondition na aprubado ng NCIP Commission on Bank. Sa ngayon, hindi pa nga raw planchado ang Memorandum of Agreement na rerepasuhin pa muna ng Regional NCIP, ilang NCIP Bureau bago makarating sa NCIP Commission on Bank. Maki Pulido, GMA News.